I think she's ready, and your hashtag. Hashtag, pagkakapantay-pantay or equality. Naniniwala po ako na dito sa aming bansa, hindi ko maibigay sa amin ang batas na pagkakapantay-pantay. Bakit kamo? Dahil kami mga bakla daw ay walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Ngunit dapat po natin inalak sa ating puso at isipan na kaming mga kabaklaan ay anak din po ng Panginoong may kapal. Kung kaya dapat ibigay nito sa amin ang pagkakapantay-pantay dahil ang kaya ng mga kalalaiyan, kaya din po namin mga kabaklaan. Kung kaya ng mga kalalakihan, mas atakatan namin mga kabaklaan. Dahil dito sa mundo, walang nilikaan kung may kapal na lalaki, madae, bakla, tumboy na nakakalaman. Because we are all equal, because we are all united as one. Thank you. Baklang nagmula pa sa langit, bumagsak sa lupa. Pagbagsak sa lupa, nilamo ng lupa upang maging pataba sa inyong mga alaga. Ako po ang nag-iisa at walang kaparis, the very own, yes, fresh na fresh, Miss Casey Minterio. Casey Minterio nagsasabing sa mga kalalakihan, ang kakapal ng mukha nyo. Binibigyan naman namin kayo ng 100 piso. Gusto nyo pa 1,000? Ano ang kala nyo sa mga titi nyo? May corneto? At sa mga kababaihan naman, hindi kayo ligtas. Sapagkat isusubo na lang namin, inuupuan nyo pa. Kaya naglalasang patis. Huwag nyong antayin magbaligtad ang sitwasyon. Upuan muna namin bago nyo isubo nang matikman nyo ang pait ng aming mga puwit. At tama po si candidate number 2. Kayong mga tomboy, may taros. Kayong mga tomboy para kayong mga mami. Mami Minger. Taros. Hi! Alinsunod sa advokasya ng LGBT Pilipinas, kaisa po ako sa patuloy na naninindigan, naniniwala at lumalaban para sa aming mga karapatan. Kaya para sa lahat po ng mga taong naniniwala mapagtatagumpayan namin, tuluyan na isa sa batas ng aming mga ipinaglalaban, ngayon pong gabi, maaari po ba kami bigyan ng isang masigabong palagpakan? Ilang taong taon na nagkararaan, isang reunion ang pinagmulan ang pagkakabuklad-buklad ng lahat ng kabaklaan. Costume that I am wearing for tonight is all the way from the 7,107 majestic islands of the Philippines, an epic culture tradition which is known as the Tinagat Festival of the Southern Cotabato, Pilipinas. Mahal kong tunay. Salamat po. Oh,
so much, candidate number 5. Now make way to candidate number 6. Okay, so let's welcome candidate number 7, brother. You're number 6. Yes, so judgeless, she is. Miss Tanya Lagi. Hello po. Hi po. Good morning, Barney. And good morning, Western Bigutan. Happy Fiesta po. Okay, ito na. Alright. Kamusta ka? Okay lang po. Wala ka na. Very good. Huwag ka masyadong kabahan na. Ito na yung tanong. Ang Decent Image of South Sangal Association, or JOSA, is a transgender organization working with HIV program. And tinututukan namin everyone ang nangyayari when it comes to HIV advocacy. Every day, 35 Pilipino ang bagong kaso na itatalang kaso ng HIV and AIDS. And nakakalungkot, 40% of them ay nasa edad ng 15 hanggang 19 anos. Ito ang tanong. Bilang miyembro ng LGBTQIA++ community, ano sa tingin mo ang responsibilidad natin para maibsan ang HIV and AIDS prevention, education, and intervention? Uulitin ko, bilang miyembro ng LGBTQIA community, ano ang responsibilidad mo para maibsan ang HIV and AIDS epidemic in the Philippines? Thank you. As a graduate of Polytechnic University of the Philippines, major in microbiology, makikunin po ng tanong. Eme lang, okay na po. Ang katanungan ko ay umiinayong sa ganitong pamamaraan. Bilang isang miyembro ng LGBTQIA++ community, ano nga nang una ang responsibilidad ko sa tumakalat na epidemya ng HIV virus? Kapag sinabi natin HIV or Human Immunodeficiency Virus, ito po ay isang sakit na nakakahawa na nakukuha sa pagtatalik ng isang babae, lalaki, bakla, o tomboy. Ang tanong, paano ko nga nang una or ano ang responsibilidad ko bilang isang bakla upang maiwasan ang epidemyang ito? Bilang isang bakla, opo, naniniwala po ako na kapag sinabi ninyong bakla, kami daw po ang pinagugulan ng mga sakit na nakakahawa dito sa ating bansa or sa buong mundo. Bilang isang bakla, wala po akong dapat gawin or isa lamang po ang responsibilidad ko upang maiwasan ang epidemyang yon. Yun po ay ang pagkakaroon po ng saliling kaalaman ukol sa HIV. That is what you call A, B, C, D, E, F, G. A is stands for abstinence. Kailangan tayong mga tao or medyo ng mga LGBT community dapat marunong po tayong magpigil sa ating sariling pangangatawan dahil ang makikipagkalik hindi po yan yung ginagawang isang laro dahil hindi po yan isang kalim na isusunggo mo at bandandulo inunuwa mo. Be faithful. Kapag ikaw ay naging loyal or ikaw ay naging faithful sa iyong partner, hindi mo makukuha ang sakit na HIV virus because sa isang tao ka lamang nagkaroon ng commitment. Letter C, huwag kang pumapalakpak. Karoon lang.
Letter C, use condoms. Dahil sa pakitikang tali, kapag ikaw ay gumamit ng condom, marahil maiiwasan mo ang gantong uri ng sakit. Letter D, don't get related to drugs. Dahil kapag ikaw ay mayroong relasyon sa kahit anumang ipinagbabawal na gamot, maaari kang maging positive sa HIV virus. Letter E, be educated. Kailangan ikaw bilang isang tao, alam mo sa sarili mo kung ano ang dapat mo gawin. Hindi lamang ikaw ay malino sa pangangatawan, bagkus ikaw ay mayroong letter E, ikaw ay edukadong tao upang malaman mo kung ano ang dapat mo gawin. Tama ba ito na yun? Letter A, have faith to God. Dahil naniniwala po ako na ano-ano man po ang sakit na mararanasan mo, nagkaan ako kung may kapal, handang bumalalay sa iyo. Kung kaya, isa lamang mo ang responsibilidad ng mga kabaklaan. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, magdasal ka para sa mga taong nakapalibot sa'yo. At pangatlo, magdasal ka. Hindi upang magmukmuk sa isang sakit lamang, magpust magdasal pa. Dahil magtutok ang magpasalamat, ikaw ay binigyan ng buhay ng buong may kapal. Upang masinayan ang ganda ng ating mundo ang ginagalawa. Maraming maraming salamat. Number mo? 3. Kamusta ha? Mabuti na lang ako, sir. Okay. Medyo nilalag na. Okay. Here is your question. If you were given the chance to change something from the past, what would it be and why? Pardon, sir? If you were given the chance to change something from the past, what would it be and why? Okay. Allow me to answer that particular question direct at the point, without choosing any punchlines, neither memorize if terms, just to impress the final board of judges. Because at this very point of time, this is the final judgment, and this is the final criteria for judging. Allow me to answer that question using our own vernacular language so that everyone may be able to understand and to catch up what I am trying to explain here on the top of the stage. Sa mga sandali daw, kung may babaguhin ako sa aking nakaraan, isa man sa mga naging parte ng aking buhay, ano daw po ba ito at bakit? Simple lang, magpapakatotoo ako sa inyo. Ako po, ang isang baklang hindi nakapagtapos ng pag-aaral simula kolehiyo. Yun ang aking babaguhin. Bakit? Naniniwala po ako na noong mga panahong nabubuhay pa ang aking mga magulang, dalawa po silang nagsunog, nagsumikap upang kaming mga kanilang mga anak ay mapagtapos sila ng pag-aaral. Subalit, isang banda, walang taong perpekto. Naligaw ako ng landas. Mas pinili kong unahin ang ating mga barkada kaysa sa mga layunin ng ating mga magulang na tapusin ang aking pag-aaral. Mas inuna ko po ang pagsasayaw kaysa makahawak ng diploma na kanilang mga pinapangarap. Isang simpleng pangarap ng mga magulang ko ang makatumtum ng entablado. Hawak-hawak ang diploma ninanais nila para sa ito ang katotohanan ng aking buhay at ito ang nais kong baguhin sa aking nakaraan. Noong mga panahong nabubuhay pa ang aking mga magulang, yun yung mga panahong nawala sa akin. Yun yung mga panahong pinagsisisihan ko magpasa hanggang ngayon. Dahil ngayon, wala na sila. Wala na akong mga magulang na aakyat para iabot sa akin ang diploma. Wala na rin akong mga magulang na magsasabi sa akin nang I am very proud of you. Dahil ikaw ang anak ko na hinangad namin ang makapagtapos ng pag-aaral. Ito po ay ang katotohanan sa likod ng aking buhay. Hindi ko po kailangan gumawa ng o anumang kwento sa uladong mga sagot para lang ma-impress kayo. Pero tandaan nyo, lalong-lalo na sa mga kabataan, ang tunay na kasagutan, wala yan sa kung ano ang nilalaman ng utak. Ito ay sa kung ano ang sinasabi ng puso. Maraming salamat. Tama! Ayan. Ito na po. Babaguhin kita ngayon.
ikaw ay isang lalaking may anak na 10 years old. Nagising ka isang umaga, ikaw ay HIV positive. Paano mo ipapaliwanag sa iyong anak ang iyong kalagayan na 10 years old? So okay, if you have an HIV positive ka, having HIV, it is not a chance, it is a choice. Responsibilidad mo kung magkaroon ka man yan, kasalanan mo kung magkaroon ka man yan. Sa bawat ginagawa natin, may kaakibat yan na consequences at dapat handa tayo sa lahat ng mangyayari. Kung ako po ay isang tunay na lalaki at may isang anak na 10 years old, at pagising ko sa isang umaga, ako po ay may sakit na HIV. Paano nga po ba may papaliwanag sa aking anak na 10 taon na wala pang kabuwang-buwang sa mga ganong bagay na ako ay meron isang sakit? Isa lamang po ang sasabihin ko. Anak, dito sa mundo, dapat marunong kang alam mo kung ano ang tama sa mali. Sumunod sa magulang dahil ang magulang ang nakakaalam kung ano nga ba ang tama. Hindi ka bibigyan ng isang desisyon o ng isang payo ng iyong magulang para mapaliwara ka. Ako ang iyong ama na saksing buhay at ngayon ay merong HIV na nakuha dahil sa maling pakikipagtali. Habang bata ka pa, naway matuto ka, sumunod sa akin bilang isang magulang mo dahil ikaw, papunta pa lamang, pabalik na ako. Sa ganun simple, sasabihin ko sa aking anak na hindi na kailangan palabungin pa. Alam ko na maiintindihan niya lahat ng ibinibigay ko. At sasabihin ko sa aking anak na ang pagkakaroon ng sakit ay hindi isang bibihirang kondisyon. Ito ay isang consequences na dapat kong harapin. At kung ito man ang maging dahilan kung ako ay papanaw, isa lamang po ang masasabi ko sa aking anak, lahat ng payo ko naway sa puso mo. Dahil bilang isang ama, mahal na mahal kita, aking anak. Maraming salamat po. Anong gagawin ng batas para kayo ay respetuhin or not? Okay, ulitin ko na pala lang. Ito ang ating question. So, kung ikaw ay isang mapabasa sa ating bansa, anong gagawin mong batas para tayo or kayo ay respetuhin? Okay? So first and foremost, despite of the question, despite of this competition, as Miss Gay Pangkalawakan or for those gays who are not necessarily physically beautiful, but still the most very important part of this competition is the question and answer, because it measures the mental capacity and capability of every candidate. Allow me to showcase my answer using our vernacular language, because kabataan is a part of this competition, so they will judge me if my answer has connivance or connections to that particular question. So let's back to the questions. Kung ako po ay gagawa, ano, isang mamabatas gagawa ng isang batas, ano pong batas ang gagawin ko para respetuhin po kami ang mga gaya namin sa lipunan ito o sa bansang ito? Okay. Isang batas lamang po ang nais kong isulong para respetuhin po kami sa lipunan ng ginagalawan ito. Ito po ay ang batas para sa mga tao hindi marunong dumisiplina at rumispeto sa aming mga bakla. Ito po yung tinatawag nating batas na dapat mong bigyan ng mataas po, ng mataas po na multa at higit sa lahat o sanction yung mga taong tatawagin kami na bakla at babastusin kami sa kalye. Sapagkat naniniwala po ako na may sarili po kaming ngalan, gaya po ng pinasa sa Quezon City, na wala pong sino man ang may karapatang tumawag sa isang baklang naglalakad na bakla o tomboy o kahit anong membro ng LGBT. Isang batas po yun ay pinatutupad sa Quezon City hanggang sa ngayon, na kung saan pantay po ngayong tinitignan ang karapatan ng lahat ng tao, anuman ang kanyang kasalian, anuman ang kanyang pinagkulan, anuman ang kanyang buong pagkatao. Isang batas na mahihimuha, isang batas na maghihimay-himay na lahat ng tao, mapababae, bakla, tomboy at lalaki ay may karapatang galangin, respetuhin ang kanyang sarili. Alin sunod sa batas na ipapasa ko pagdating ng panahon. Batas na kahit kailanman, hindi man maaabutan ng kabataan sa ngayon, pero sa dating ng araw, sa dating ng henerasyon, re-respetuhin din ng mga batang manunood na kaming mga bakla pala ay may karapatang mabuhay ng tama, ng maayos, ng may pangunginan, may prinsipyo. At karapatan namin
kunin ang respeto at tungkulin naman naming respetuhin ang lahat ng tao. Pero bago mo maipasa ang batas, tanungin mo muna ang sarili mo kung gumagawa ka ba ng tama, inaangkop mo ba ang sarili mo sa lipunan bago ka tumangasan ng respeto. Sapagkat ang respeto kailanman ay hindi mabibili, kailanman ay hindi may hihingiin ng pusa. Ito po ay pinag-aabayuhang maigi. Ito po ay ipinibigay ng pusa sa mga taong anumang uri ng tao, sa mga taong may antas man o wala sa lipunan. Hanggang alam mong ikaw ay gumagawa ng tama, walang sino man ang sisino sa'yo. Kahit wala kang pinag-aralan, matuto kang tumingin, pantay sa paa, sunod sa noo, at huwag mong tignan ang sarili mo ng higit pa para kanino. Marami. Bilang isang LGBT alam mo responsibilidad mo sa ating bansa. Ulitin ko lang ulit ha. Bilang isang LGBTQ+, alam mo responsibilidad mo sa ating bansa. Okay. Ladies and gentlemen, allow me to go direct to the point because the more you talk, the more you commit mistake. I was been asked a very beautiful question. Bilang isang bakla daw po or membro ng LGBTIQ+, ano nga daw po ang aming responsibilidad sa ating bansa? I would like to speak not for the member of the LGBT, but I would like to speak as a human being, as a person. Dahil ako po ay isang taong naninirahan sa bansang Pilipinas. Lahat po tayo ay responsable sa lahat ng bagay. Una, pangalagaan natin ang ating kalikasan. Sapagkat kung pinapangalagaan po natin ang ating kalikasan, hindi po magkakaroon ng tinatawag ng mga sakuna. Marahil mababawasan po ang pagbaha kung hindi po tayo mamumutol ng mga puno. Pangalawa, bilang isang bakla o bilang isang tao sa Pilipinas, kailangan po natin maging mabuti. Sumunod tayo sa batas na pinag-uutos. Huwag tayong sumuway kasi may mga bakla o may mga tao sa Pilipinas. Kahit anong batas na ipinapatupad ng gobyerno, angal kayo ng angal. So paano magkakaroon ng tinatawag na kaayusan kung ikaw angal ka ng angal? So bilang isang tao o bilang isang bakla, sumunod ka sa pinag-uutos ng batas kasi yon ang nakakabuti. Ladies and gentlemen, as the LGBTIQ member, naniniwala po ako na hindi naman po talaga kami mga bakla ay dinidiscriminate dito sa Pilipinas. Kasi if we homosexual are discriminated, hindi po kami tatayo dito sa entabladong ito. Hindi po kami tatanggapin ng mga tao, ng mga hurado, at ng mga miyembro ng gobyerno. Kaya naman, bilang isang bakla o bilang isang Pilipino, naniniwala po ako na kahit sinuman po ay walang karapatan upang husgahan po ang aming pagkatao. Dahil mula ulo hanggang paa po, kami po ay tao. Marunong po kaming magmahal at marunong po kami mag-isip kung ano ang tama at ang mali. Bilang responsable po, as a member of this community, I would like to extend my gratitude to all the Filipino na hanggang ngayon po, kami po ay tinatanggap tulad po dito sa inyong lugar. I'm standing in front of you dahil naniniwala po kayo na kami po ay magbibigay ng saya. So ibig sabihin, kami po bilang isang bakla, kailangan namin maging responsable para patawanin kayo, hindi upang bastusin ang lugar ninyong kinakasakupan. Kung responsibilidad lamang po ang pinag-uusapan, marami na rin po akong nagawa. Sapagkat naniniwala po ako, ako po sa aming barangay, nagkakaroon po ako ng mga proyekto para po sa mga batang hindi nakakakain. Ako po sa sarili kong pondo, nagbibigay po ako ng pagkain para sa kahit sandali lamang maipsan po ang kanilang gutom. Yung po ang totoong gawain ng isang Pilipino. Sabi nga po nila, sino ang tutulong sa mga Pilipino kung hindi kapwa Pilipino? Ako man po ay isang bakla, pero isang salita lamang po ang aming hinihingi because respect deserve the LGBT. Thank you. Knock the floor. Candidate number 8, please. Yeah, please, I'm 45 seconds yes. To answer. 45. Yes, please. No. Yeah. Yes. Just to elaborate. Okay, candidate number 8, your hashtag is #respeto. Ito po yung sinasabi ko na kahit kailanman, hindi po ito
Hindi po ito, dapat po inaanin to at hindi ko sang ibinibigay. Kung wago ka respetuhin ang mga taong nasa paligid mo, matuto ka munang rumespeto ano man yung mga taong nasa paligid mo. Sabagat yung respeto, isang pamantayan ng pagkatao, isang bagay na hindi rin mananakaw sa kahit na sinong tao, isang bagay na mag-aangat din ano man ang uri ng kasarian ng bawat tao. Ang respeto po, dapat dumadaan sa proseso. Nakikita lamang na babalaan ng mata, ngunit nararamdaman ng puso at isip. Higit sa lahat, tandaan po natin, ang respeto ay nagmumula sa sarili bago mo hingiin sa lipunang ginagalawan mo. Sabagat pag meron kang respeto, naniniwala po ako para itong isang energy link na cobra, pag meron ka nito, wala kang talo. Respeto para sa lahat ng tao. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 8. Ang bilis na. Nag-rap, di ba? Okay, next! Okay, and your hashtag is... Hashtag responsibilidad. Simulat sa pool lang tayo, isinita. May kanya-kanya na po tayong responsibilidad sa buhay. Naniniwala po ko bilang isang tao, ikaw, ako, tayong lahat, may kanya-kanyang obligasyon at responsibilidad na pinanghahawakan. Bakit? Ikaw lalaki, obligasyon mo, pakainin, magtrabaho, mag-iisang haligi ng tahanan para sa iyong pamilya. Ikaw, babae, obligasyon mo maging isang ilaw ng tahanan upang gabayan ang iyong mga anak mula sa kanilang pagkamusmos hanggang sa kanilang paglaki. Maglakad, mag-aral at matuto. At kayong mga bata, responsibilidad nyo rin mag-aral. Higit sa lahat, yakapin ang mga magulang na kung saan sila mismo ang gumabay. Tumulong sa inyo. Salamat. Timer is up. Meron ba tayong ano dyan? First aid, do we have? I think she's ready. And your hashtag? Hashtag pagkakapantay-pantay or equality. Naniniwala po ako na dito sa aking bansa, hindi ko maibigay sa amin ang batas na pagkakapantay-pantay. Bakit kamo? Dahil kami mga bakla daw ay walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Ngunit dapat po natin inalak sa ating puso at isipan na kaming mga kabaklaan ay anak din po ng Panginoong may kapal. Kung kaya dapat ibigay nito sa amin ang pagkakapantay-pantay dahil ang kaya ng mga kalalaiyan, kaya din po namin mga kabaklaan. Kung kaya ng mga kalalakihan, mas atakatan namin mga kabaklaan. Dahil dito sa mundo, walang minikaan kung may kapal na lalaki, madaing bakla, tumul na nakakalaman. Because we are all equal, because we are all united, that's one. Thank you. Our second runner-up to be awarded by Mr. Jomar. Our judge, Jomar. Then we're going to receive a sash, cash, and a crown. Okay, mga bata! Ang ating second runner-up, binibining pangkalawakan 2020, ay si candidate number... She is candidate number 3! Congratulations! Congratulations! Our second runner-up, Binibining Pangkalawakan, Western Bicuda. Picture, picture! And she will receive 4,000 pesos in cash. Sige, box cut is. Yes, stay ka lang sa side, ha? Okay. Announcement again. For our winners, you have to present your ID, please, so that you can get your cash. Okay na po? Yeah, present your ID and your death certificate. Joke lang po, joke. Charot lang, joke lang. Okay. So now we're about to announce that our Binibining Pangkalawakan, the remaining one will be our first runner-up. Okay. Is that okay? We should announce the first runner-up of Binibining Pangkalawakan as the organizer. First runner-up first. Okay, I'm sorry, I'm sorry. My mistake. Our first runner-up for the Binibining Pangkalawakan 2020 to be presented by Mr. John and Mr. Ross. The winner for our first runner-up for Binibining Pangkalawakan 2020 is none other than candidate number 8. That is the Binibining Pangkalawakan 2020 is candidate
Mars, yung mga species natin dyan, i-interview natin si Bobby Ngot or Tessa na walang iba na nag-champion dito sa ating ganap, sa ating hometown. Hello so, po. Syempre, congratulations. Napakagaling mo. You're so winnable, di ba? Ano mong sabi mo sa mga viewers natin and subscribers, especially sa mga sa ibang bansa, yung mga top views natin, yung US, Japan, Australia, Canada, UAE. So, anong sabi mo sa kanila? Keep on watching her YouTube vlog sa YouTube channel at supportan niyo po ako bilang Barbie reporter sa YouTube and ayaklo yung po. Ano mo sabi mo, madam, sa mga kabataan? Mabibigay mo sa kanilang word of wisdom? Total mga kabataan sila. Ang word of wisdom po is pag-ano sila na mabuti para makamit nila yung alam nila sa mga. Pakailan champion muna to kasi nakita kita, napanood kita, talagang winnable ka. Ang gaganda ng mga sagot. Talagang galing sa puso at sa isip. Mukhang sanay na sanay ka na manalo sa mga ganitong competition, eh, no? Pakailan na to kasi ang galing-galing naman talaga kasi. Ako ay hindi ako na pumamilang pero ito po yung kaunahan sa lugar po ninyo. Okay, so taga saan si Madam Bobby Ngot Ortesa? Taga Tondo po ako. Taga Tondo, Manila. So palakpakan natin siya kasi napakagaling. At nagbigay siya ng ngiti sa karamihan, di ba? So, yung mga LGBT, so, kailangan mga millennials na nanonood sa atin, respect natin sila at itrapag natin sila ng patas, di ba? Kasi magandang achievement at nagbibigay sila ng mga ngiti sa ating mga labi. So, yun lang. Thank you so much. Congratulations. Thank you. So guys, syempre, pasasalamatan natin ang ating kagawad na Western Bikuta na si Pops Candies. O, diba? Ang ating papu. Nung bata ako, nako talaga naman. Sobrang bait ito sa amin. Anong masasabi mo sa ating ganap? Congratulations, successful event. Yeah, kasi nga, napag-isipan ko kung masago. Kumbaga, kailangan natin maging masaya, maging positive lagi. Kaya nga sabi ko, magkaroon saan ng ganitong katimpalak para naman matuwa yung mga tao. Oo, sharing good vibes, no? Uh-oh. Yun lang, Papu. Thank you so much. At thank you very much po sa YouTube. At thank you dito sa anak-anakan ko. Thank you. And pasasalamatan din namin yung aming presidente na si Ate Jennifer Corpi, known as Ate Kleng Kleng. Thank you so much kasi simula nung hinawakan niya tong tahanan, sobrang saya, ang daming mga activity. So yun lang mga beshi, enjoy your day, enjoy your night, enjoy tomorrow morning, and consider subscribing. Simba. Bye guys! Yeah.